Kung ako ay magiging isang leader, ang una kong gagawin ay i-include ang bawat kabataan. Usually sa panahon natin ngayon, yung boses ng mga kabataan hindi masyado gaanong naririnig or hindi masyadong napapakinggan. Kasi meron sa atin yung perception na porke bata ay wala nang alam. Kapag binigyan natin sila ng representasyon sa ating community, kabilang na sa policy making decision, magkakaroon sila ng kalayaan na pumili sa kung ano yung mas gusto nila na makakatama and magkakaroon ng development para sa kanila. As a leader, it's important for us to acknowledge and respect the rights of the children and to see them as valuable members of the society with unique perspectives and needs. And we can address this by ensuring that they are involved with decision-making processes and they have the platform for their voices to be heard and to advocate for policies that prioritize their rights and well-being as children.